Hello everyone at welcome po ulit dito sa ating Great Day Channel. At para po sa ating mga bagong manonood or bagong tagapagsubaybay, pagkatapos niyo pong panoorin ang video na ito, kung magugustuhan niyo lang din lamang po, ay paki-subscribe na lang din po sa ating Great Day Channel at para po kayo'y ma-notify at ma-update every time na meron po tayong mga bagong uploads, please po huwag kalimutang pindutin na rin ang notification bell. Ang video ko po na ito ngayon ay may kaugnayan na naman sa dahon ng laurel. At isishare ko po sa inyong ritual na aking nalalaman ay kaugnayan na naman sa dahon ng laurel. Kasi alam nyo naman po, ako ay very, very fanatic sa dahon ng laurel. At hindi bago sa ating kaalaman na ang dahon ng laurel ay napakabisa talaga. Very powerful talaga to pagdating sa mga wish, pagdating sa mga pag-grant ng mga wish. At alam, palagi ko pong sinasabi sa inyo na kahit po nung mga sinaunang panahon pa ay pinaniniwalaan na nila ito, kahit nasa Biblia po na palagi ko ding binabanggit sa inyo na ang ibig sabihin ng bay leaf or ang meaning ng bay leaf ay victory, prosperity, fame, and success. Ayan, yung apat na yan, makikita nyo din yan sa... Yun din ang binigay na kahulugan ng ating Biblia sa dahon ng laurel. At ito po ay kahit yung mga taga Roma, mga taga Italia ay lalong-lalo na yung mga sinaunang tao nila, sila po ay talagang naniniwala sa bisa ng dahon ng laurel. At panigurado po kung ito po ay ginagawa niyo din at ano, tingnan niyo, mapapansin niyo ang pagkakaiba ng inyong buhay. Subukan nyo lang din naman po, pero po yun nga palagi kong sinasabi na kailangan tayong magtiwala at maniwala sa ating pinagagawa para naman ito ay maganda ang epekto sa ating buhay. Positive ang mangyayari sa ating buhay kasi po positive attracts positive at negative attracts negative po. Ayan, ito po ay tinatawag na, gagamitin natin ay tatlong dahon ng laurel at isang malinis na papel. Ayan, wishing paper ang tawag natin ito. Actually, meron tayong mabibili na mga wishing paper, pero kung wala, kahit yung mga ordinaryong papel na malinis ang gagamitin natin ay pwedeng-pwede po yun. At ito po ay hindi po tayo magsusunog. Ay paalala ko po pala dahil ngayon ay Friday at sana po ay nakagawa kayo ng pagsusunog ng dahon na laurel. At kung hindi niyo pa po nakikita or wala pa po kayong idea kung paano magsunog ng dahon ng laurel, meron po akong video, previous video na hindi pa naman kalayuan sa video na ito kung paano magsunog at ano ang gagawin sa laurel, yung susulatan, kung anong kulay ng kandila ang gagamitin. Meron po yun sa ating mga nakaraang video. At ngayong araw na to, Friday, ay napakainam at napakabisang araw sa pagsasagawa ng lalong-lalo na sa dahon ng laurel. Yun na nga. Ito na po ang gagawin natin sa ating wishing paper at sa dahon ng laurel. Unang-una po, isusulat niyo po dito sa ating wishing paper ang date ngayon or kung kailan kayo magsasagawa nito. Basta ang pagsasagawa din po nito ay araw ng Martes at araw ng Martes or araw ng Biyernes. Sulat natin dito ang date ngayon at lahat-lahat ng inyong mga kahilingan, isulat nyo na ito, doon nyo na dito, isulat nyo lahat-lahat, i-detalye nyo. At habang kayo ay nagsusulat niyan, kailangan niyan po ay galing sa puso, taos puso, parang panalangin po habang nagsusulat kayo niyan. At paulit-ulit ko po pala itong sasabihin at babanggitin. Pag tayo po ay mag-wish, itodo na natin at huwag na huwag tayong gumamit ng word na sana. Kasi po ang sana po ay pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pwedeng ibigay, pwedeng hindi, 'di ba? Pag tayo ay magsusulat or magwi-wish, parang
ang tawag dyan, nag kiklaim or i-claim na natin na bagka mayaman ako, hindi yung sana maging mayaman ako, sana wag. Kaya nga ang sabi ng mga in-check sa atin, ang mga Pilipino kaya palagi ano lang sila empleyado kasi pag nagwi-wish, sana makatapos ang anak ko sa pag-aaral para makapasok ng magandang trabaho. Sa kanila kasi mayaman ako at ang aking anak ay makatapos ng trabaho para siya ang susunod sa kayamanan, sa aking negosyo, ganyan-ganyan ang sa kanila. Kaya baguhin natin yon, huwag tayong maglagay ng sana. Kailangan i-claim natin na mayaman tayo, matatapos ang mga anak ko. Basta lahat-lahat ito doon yun na palagi akong magkakaroon ng magandang kalusugan. At hindi lang sa iyo, hindi lang wish na para sa iyong sarili, kundi sa pangkalahatan na isama mo, asawa mo, anak mo. Kasi po, pag sa'yo lang at merong masamang mangyari sa anak mo, sa asawa mo, ay kalungkutan pa din ang mas mapapa sa iyo. Kaya pangkalahatan, isulat mo dito at lahat-lahat, hindi lang pera, pati health, pati mga peace, or kung halimbawa ay basta yung kung halimbawa ay maganda na ang inyong pakikitungo sa inyong buong pamilya, i-maintain para hindi wala nang mangyayaring kaguluhan, or basta ito doon yung lahat, 'di ba nga sabi niya, humingi man lang kayo, ito doon yun na lang. At mag-wish more but don't expect too much. 'Yun nga ang sabi, 'di ba? Kaya 'yun na nga, isusulat natin ang date. Buong, pagkatapos pala ng date, buong pangalan mo, kung sino ang gumawa, buong pangalan mo, huwag nickname, buong pangalan mo, at lahat ng mga kahilingan mo, lahat-lahat ng mga iwi-wish mo, isulat mo dyan, isa-isa, i-detalye mo yan. At pagkatapos niyan, ay tutupuin mo ito ng 4 beses, ganyan. Ganyan, at saka ganyan. Ganyan. Bago mo siya itupi, ay ilalagay mo ang iyong 3 dahon ng laurel. Na bago mo siya ilalagay, ay inano mo na sa sinag ng araw. Pinalanginan mo na doon sa sinag ng araw at yan iipit mo dito sa dahon ng sa papel, wishing paper, tapos pero tantsahin yung hindi naman nababali ang ating dahon ng laurel. Baka kasi pagkaano ay nawala na, nagkaganda putol-putol na. Basta, ayan, ganyan. Pagkatapos niyan, ay ilalagay niyo ito sa lugar na walang makakakita kundi ikaw lang. Halimbawa sa kabinet niyo, sa lagayan niyo ng damit, or sa altar niyo na iipit niyo doon sa ilalim ng yung Bible, or yung walang makakakita, at wag mong siyang tignan palagi, tignan mo nang palagi. At kung sakali man din na merong isa o dalawa na dumating na nito sa mga wishes mo, wag mong ipagsasabi-sabi sa iba, kasi meron pang iba diyan na hindi pa nangyari or hindi pa dumating, hindi mo pa nakuha, kaya wag mong ipagsasabi. At kung sakaling naisabi mo na, gumawa ka na lang ulit. Kung ang pag-aano pala nito, halimbawa nangyari na lahat, nakuha mo na lahat, or naisabi mo sa iba, sa close friend mo or sa kapatid mo or sa nanay mo, gumawa ka na lang ulit. At ang etong luma na to ay pwede natin ibaon natin sa lupa para maging ano lang siya doon, or pwede din natin siyang sunugin. Pwede natin siyang sunugin kasama ang yung dahon ng laurel. Pwede niyang sunugin pagkatapos ng inyong wish. At yun lamang po ang i-share ko sa inyo ngayon. At sana'y nagustuhan nyo ito. At kung sakali mang ang mga ilan nito ay ginawa nyo na at hindi pa nangyayari, huwag naman kaagad. Yung iba, maswerte yung iba kasi pagkagawa pa lang, kinabukasan. Marami akong mga kakilalang ganyan eh, kagagawa lang. Biglang magmensahe na, ay, eto na. Pasalamat at ano, ganyan-ganyan kasi nangyari na. O
maswerte sila. Meron ding iba, yun nga sa sinasabi ko na meron po tayong kailangan linisin sa ating sarili, o siguro ang pagkakagawa natin yan ay medyo mabigat ang ating dibdib, o meron tayong mga iniisip na mga negative, mga problema, or meron tayong nakaaway sa labas, or yung mga tipong ganun, or mainit ang ating ulo kasi galit tayo sa trabaho. Kaya yun, pagka ganun kasi, mabagal ang pasok ng swerte pagka ganun. Kaya kailangan talaga malinis ang ating loob. I-share ko po sa inyo sa mga susunod na videos natin kung paano meron din tayo mga ritual na ginagawa paglilinis ng ating sarili, ng ating loob, at meron din sa paglilinis ng sa ating bahay, sa ating tahanan, para mabilis at magaan ang pagpasok ng swerte sa ating buhay. Yun lamang po, at sana po ay nagugustuhan nyo at makakatulong ako sa inyo sa pamamagitan ng pagbabahagi sa aking mga nalalaman tungkol sa mga ritual na pampaswerte, pangontra at iba pa. At huwag nating kalimutan po na ito po ay mga gabay lamang. Ito po ay mga pampalasa lamang kung tayo ay nagluluto ng pagkain o gumagawa ng ulam. Ito po ay mga pampalasa lamang, pampasangkap lamang. Ang pinaka main natin ay ang ating Panginoong Diyos pa din. Kaya ugaliin at huwag nating kalimutang magdasal, manalangin, humingi ng gabay at magpasalamat sa ating Poong may kapal, dahil siya at siya lamang ang pinaka makapangyarihan sa buong sanlibutan. Always spread the love and God bless us all.